Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa. Kaibigan, kahit nagkasala tayo sa Diyos, ang kanyang pinalit, napakabuti ng Diyos. Ang ipinalit ng Diyos sa ating mga kasamaan laban sa Kanya ay pag-ibig. Pag-ibig. Inibig tayo ng Diyos. At patunay dyan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Dahil hindi natin kayang bayaran ang katarungan ng Diyos. Kailangan may magbayad sa ating atraso sa Diyos. At hindi natin ito kayang bayaran. Kahit anong klaseng pagiging religyoso ng tao, magpapakabuti niya, walang kaparaanan para mapatawad ang tao sa mga pagkakasala. Unless na merong isang Diyos na nagkatawang tao na mamatay sa krus, at namatay na si Kristo sa krus, inilibing, pagkatapos ng tatlong araw ay muling nabuhay. Mga minamahal kong kaibigan, si Kristo Jesus na ang nagbayad sa ating mga pagkakasala. Romans chapter 5, verse 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Higit pa riyan, tayo ngayon ay pinaging matuwid. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas sa puot sa pamamagitan niya. Kaya noong namatay si Kristo Jesus, dinanas niya ang kaparusahan na dapat nating danasin. Si Jesus Kristo ay pinagtawanan ng taong bayan. Si Jesus Kristo ay tinakwil ng kanyang sariling pamilya. Si Jesus Kristo ay pinagkanulo ng kanyang disipulo. Noong si Jesus Kristo ay dinakip, nagtakbuhan ng kanyang mga disipulo. Mag-isang nilitis si Kristo Jesus. At kaakibat dyan yung pagkadena sa kanya, pagsampal, pagdura, pagsuntok, paglatigo. Alam niyo po kung gaano ka patindi yung sinapit ng Panginoong Jesus? Sino po rito sa ating kalagitan na nabugbog na ng taong bayan na halos di na makilala ang mukha? Meron po ba dito? Gwapo pa tayo eh. Maganda pa tayo eh. Pero nung sa Kristo, dinanas niya yung suntok, tadyak, latigo, tampal, sapak ng taong bayan, hindi na makilala yung kanyang mukha. Hindi na siya tao. Hindi na siya mukhang tao. Sabi sa Bible, walang kagandahan ang makikita sa mukha niya noong dinanas niya yung kaparusahan ng kasalanan ng tao. Alam niyo po, sinalo ng Panginoong Jesus yung katarungan ng Diyos. Tayo yung dapat na parusahan ng Diyos dahil tayo ay nagkasala sa Kanya. Ngunit anong pag-ibig? Anong laki ng pag-ibig na si Kristo Jesus ay pumarito sa lupa? Sinalo niya yung galit ng banal at makatarungang Diyos. At si Kristo Jesus na ay namatay sa krus. Si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay pinakwil ng kanyang ama at pinabayaan sa dilim. Habang tayo namang mga tao ay kinasinaga ng liwanag ng Ama, naghihingalo si Jesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tapos tayo yung binigyan ng buhay pagkakataon ng Ama na magsisi. Kaibigan, si Jesus ay namatay sa krus kung kaya't buhay ka ngayon. Si Jesus sa kabila ng kanyang mga dinanas mula sa kamay ng mga tao, kinagsusuntok siya, duraan, dinunod yung kanyang balbas, nilatigo, labas ang laman at buto. Sa kabila ng kababuyan na ginawa ng tao kay Kristo Jesus,
doon sa krus ng Kalbaryo, alam niyo yung sinabi niya? Hindi siya tumawag ng anghel para patayin yung mga taong magparusa sa kanya o nagbigay ng paghihirap niya. Ang ginawa niya, nanalangin siya sa Diyos. Sinabi niya, Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibigan, napakabuti ng Panginoong Yesus. Grabe yung pag-ibig niya sa tao. Sa kabila ng kanyang dinanas, nagawa niya pang ipanalangin yung kanyang mga kaaway. Ibigan, tayong mga kaaway ng Diyos na nararapat, bigyan kaagad ang agarang katarungan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makilala ang kanyang bugtong na anak ngayong araw na ito. Kaya ka buhay ngayon upang marinig mo na mayroong pag-asa ng kapatawaran. Kaya ka buhay ngayon upang marinig mo at maalala mo na si Kristo Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Hindi ho madali yung pamatayan ni Kristo Jesus. Hindi siya bumaba sa lupa at nagpakamatay, hindi po. May iniwan siya, napakalaki ng iniwan niya. Yung kanyang relasyon sa Ama, yung kanyang kaluwalhatian sa langit ay kanyang iniwan at bumaba siya sa lupa, naging tao, nagkatawang tao. At nabuhay na matuwid sa harapan ng mga tao 2,000 years ago. And later, sa dulo ng kanyang buhay, binigay niya ang kanyang buhay para sa tao. Ibigan, mahal ka ng Diyos ayon sa Biblia. God commended His love toward us. At patunay dito, ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus ng buong buo para maligtas tayo sa kasalanan, kamatayan, sa impyerno, mula sa galit ng Diyos. Ngunit, ibigan, hindi automatic ang kaligtasan. Hindi ibig sabihin na matay na si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, lahat ng tao ligtas na sa kasalanan. Dahil kung totoo yun, hindi tayo magsisinungaling. Hindi tayo magnanakaw. Hindi tayo mandadaya sa kapwa natin. Ginagawa pa rin natin yung kasalanan natin. Ibigan, ang kaligtasan ay tinapos na ni Kristo Jesus sa krus. At nararapat ng lahat ng tao ay magsisi ngayon. Inutos ng Diyos sa lahat ng tao ang pagsisisi, paglapit kay Kristo Jesus at pag-amin na nagkasala po ako, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Ako ay isang makasalanan. Alam niyo po, kaibigan, kahit gaano kalaki yung kasalanan natin, kung iniisip mo, ay nako, ang dami kong kasalanan, hindi ako mapapatawad ng Diyos. Nagkakamali ka dyan, kaibigan. Walang kasalanan, walang laki ng kasalanan ang hindi kayang patawarin ni Kristo Jesus. Ang kaso lang, ayaw nating lumapit kay Kristo. Ngayong araw na ito, ngayong umaga, ay pagkakataon upang lumapit kay Kristo Jesus. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Namang namatay si Kristo Jesus,